Hello everyone, welcome back again sa ating rooftop garden. My name is John Del and kamusta po tayo guys? Kamusta ang ating mga halaman? At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please do subscribe, palike and share. At pahita ko ng notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong uploaded na video. So samahan niyo ako guys at pag-usapan natin yung mga problema at mag-re-rip pa tayo ng aking nibada. Diba, sobrang dami kong nibada. So bala ko is pag-isahin ko sila sa isang malaking pot at samahan niyo ako at the same time kwentuhan tayo. So meron akong mga nibada. So may wait lang, ito isa. Itong mga to guys, oh. Yan, malalaki na yan sila and bala ko pag-isahin sila sa ganitong pot. Pakita ko sa iyo yan, yung pot na yan, ilalagay ko sila dito sa isang malaki. So para ma-lessen yung space at the same time maganda sila tingnan, no, pag sama-sama at same yung mga laki nila. So ayan. Ano ba yung mga naging problema natin ngayong tag-ulan, lalo ngayong summer, no? And ngayon is sobrang ulan talaga na hindi natin mapigilan na yung tuloy-tuloy na ulan na ano natin, no, na encounter natin ngayon sa ating mga garden. And alam naman natin June is napaka mahirap na panahon talaga, tag-ulan talaga yun guys. Ayan, so ang gagawin natin, itatanim natin dito sa isang pot na yan. So ang gamit ko dyan is DIY soil ko. Since nang halos dito is okay pa naman yung soil, ginamit ko na siya kasi sayang naman kung hindi natin gagamitin, di ba? Wala namang problema. And ayan, hindi ko naman na siya papalitan ng totally ng soil kasi maganda pa naman yung soil na ginamit ko sa kanila. At ano pa naman siya, chinek ko, okay naman, wala namang mga langgam or something na ganun. So eto guys, isi-share ko sa inyo yung technique ko dito kay Nevada, no. Alam ko lahat kayo nahihirapang makabuhay sa kanya, no. Ang pinaka the best na gawin nyo dito guys is huwag nyo siyang i-uproot, huwag nyo siyang air dry, no, direct repotting lang. So tinam yung ginawa ko, nagtira lang ako ng konting soil doon sa pinaka stem niya and ano na, yun na, direct repotting yung ginagawa ko. So yun yung ginagawa ko sa plants na yun, kaya mostly sila mga palaban kasi bago ko sila inintroduce sa sunlight o sa rain or shine, pinapaano ko muna yun at least 2 weeks hanggang 3 weeks guys bago ko sila isabak dyan. Minsan nga 1 week ka lang eh, kasi depende sa plant, kasi may mga plant na matitibay talaga. And now ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya i-re-repot. Okay, i-ano natin, pagsasama-samahin natin. Tuto ko lang, wait lang. Ayan, so yan. Ito natin siya ilalagay kasi meron akong apat na malalaki nito. Ayan. Ayan lang ang gagawin ko kasi yung ating mga nibada guys, ayaw nila lang na naistorbo pa yung mga ugat nila. Ito sa experience ko lang. Pag once na inalagaan mo sila, huwag mo nang i-air dry. So sa karamihan sa mga nagkakaroon ng problema nito, ito yung ano nila, madaling nalusaw, no? Madali talaga siyang malusaw pag mali yung pag-aalagang ginawa mo sa kanya. So look at this one, ganun din yung ginawa ko. So ang gawin natin, alisin natin yung mga dry leaves. Ito nandun to sa ano, sa plant rack ko na area. Mamaya ipapakita ko sa inyo at i-update ko kayo sa mga succulent natin ngayong tag-ulan, no? Ayan. Ito na lang siguro. Ganyan, ganyan lang po ang gawa ko guys para maiwasan kayo mamatayan ng plant. Huwag pa na i-air dry. Hindi naman lagi kailangan mong mag-air dry at kasi hindi rin helpful yun pagdating sa mga plants. Ito ha, ako nang nag-ano, not unless po yan galing talaga ng binggit at ano talaga, need na air dry kasi nga pag galing na talaga ng binggit, ano yan guys, kumbaga hindi pa bawal talaga sa LBC or bawal magpa shipping ng mga succulent na naka may soil pa. Itong kapala ng roots, oh. Ito, nabili ko lang to ng token size and malaki na siya. Sa mga
updated sa aking mga video. Ayan. Ganun na lang ang style natin. Paganyan na lang. So, kain ko lang yan. Kapalan ng ugat niya. Advantage kasi ng mga hindi na ini-air dry, guys. Ano siya, no? Hindi mo na kailangan mag-back to zero pagdating sa mga plants, kasi ang ating mga plants, ang ating mga succulent, hirap 'yan lalo pag summer, no? Mag-alaga kayo ng summer. Nako, guys, good luck. Malulusaw 'yan talaga, kasi may mga succulent na matagal mag-roots, matagal mag-produce ng roots. So dapat 'yan ang i-avoid natin. Kung gaano siya kaganda. Ayan, 'di ba? And ipapakita ko na lang sa inyo ng tutukan, no, para mas okay, para mas ma-appreciate niyo siya. And ayan, natagal ko na talagang balak. Ito kasi yung pot na to, may nagbigay sa akin ng plant. So nilanggam yung mga succulent na nakalagay dito, no, binahaya ng langgam. So ginawa ko, inalis ko, inuproot ko at in-air dry ko yung iba. Ayan. So ito na siya, ang ganda, 'di ba? So lagyan lang natin 'to ng konting. Tingnan niyo siya, 'di ba? Mas ma-appreciate mo na yung itsura niya pag ginanyan niyo. So again, guys, pag magkakatulad naman yung mga succulent niyo, mag-iisa lang naman siya. So bigyan niyo siya ng ano, ipat niyo na lang ng mas maganda para mas cute tingnan, parang clustered na, no? 'Di ba? Ayan. Tingnan niyo. Ang ganda. And this is really, and alam nyo ba na ang Nevada ay paboritong paborito ko yan. Yan. So ako, pag napupunta ako sa garden shop, hindi pwedeng hindi ako bumibili ng Nevada kahit paulit-ulit. Meron ako ditong dalawang crested. Yan. So ngayon, itutour ko kayo sa aking garden, no? Ilang ulan, ilang araw na naumuulan, and this is my succulent right now na napaka, kahit papaano hindi ako binibigyan ng problema. Ang ano ko lang talaga ngayon ay walang problema kung ma-itiliate sila, no, mag ano sila, mag-leggy yung iba, dahil nga naman sa panahon na umuulan, and ayun talaga yung problema natin. So same lang ginawa ko, guys. Tinan mo, guys, kay ano, Marpin. Ito yung nasa plant track, ito yung naka rain or shine. So ang laki ng pinagkaiba nila, no? Kasi ito, hindi naman to nababasa ng ulan, ang git lang, tapos wala pang dilig-dilig, kaya stress siya. And ito rin, no, pinag-isa ko. This is my area right now, guys. Ito na yung sitwasyon ko talaga dito. And kung mapapansin nyo, no, tutukan natin. Ayan, leggy sila. Although yung aking rose cabbage siya na mas lalong gumanda yung compact nung malamig, no? And yan lang yung aking mga Myrinae. Yung aking Mendocei bumalik sa pagiging green. Pero once na ano naman yan, ginawa ko kasi yan. Tignan mo, pinag-isa ko sa batya. And yung ating ghosty na ghost plant rather, yan. Iba pala si ghosty. So ayan sila, guys. Di lang ganun ka-stress kasi nga dahil sa ulan, diba? So ito tayo. And ito, hindi na tuloy-tuloy yung pagiging ano niya. Dati nagre-red-red orange na yan, na ano, yellow. Ayan, so tina mo, medyo nag-fail ng konti, no? Nag-fail sila.
Ayan. Pero yung stress naman kahit paano meron pa sila. And eto guys, gustong gusto ko talaga siya si Ayon, yung gustong gusto niya yung malamig na panahon. Medyo na light green lang yung pinaka center ng rosette niya. Sorry sa kamay ko madumi. And tingnan mo yung ito rin, pinag-isa ko na to yung aking Purple Delight. Yan. So si Purple Delight ay iba kay Super Bam at saka kay Mrs. Richard. Si Mrs. Richard guys, ayun si Resri ba yun? Renzi o Resri? Ayun yung Mrs. Richard. Ayun yung, ayun yung Super Bam. Ayan. Super Bam yan guys. Bago lang yan. Nakakuha ko lang yan sa binggit. Kasama yan nung birthday gift natin, no, sa sarili. And yung Black Prince ko na inaprut ko to eh, kasi gawa nung, pero may isang isa, may form ng variegation dito sa gilid. Ayan. Tinan mo sila. And this one, may pagka variegation din yung ating Pretty in Pink na variegated. So mga Tito Bands, ayan. And ano pa ba, ito yung tinanim ko last ito nung tag-ulan na rin, nung halos magtatag-ulan na rin, pero may problema dyan. Aayusin ko yan, aalisin ko sila. Kasi nga, wala lang ako talagang pasunon. And itong aking dugong na, tinan mo naman. Okay, dito tayo sa kabilang side. Ayan, kasi inaayos ko to. Ayan, inaayos ko sa, ito guys yung crested ko, dalawa to. Yung yan yung pinakamalaki na Nevada crested, tapos ito yung una-una kong Purple Delight. Ayan. 1.5 years na yata yan sa akin. Oh, 1 year. 1 year pa lang. And siguro ano to guys, no? Hybrid ng Lovely Rose. Di ko alam eh. Kasi maganda siya eh. Ayan. Ayan sila. Ayan yung aking, ayan. Ito kasing area na to, hindi to nauulanan. Anggi lang. So yung pag mapasok yung ulan dito. And yung aking String of Heart na maganda yung pinapakita sa akin. Kasi nga, may mga bagong tubo siya. Yun. And nag-waterpropagate ako para sa aking vlog. And pinapakapal ko lang talaga siya. Pinapakapal ko yan. Dalawa yan. Yung isa ibibigay ko kay Ma'am Tracy sa friend ko. And tinama namang gawa nung ano. Sorry kung hindi kayo masyadong kita. Na affiliated sila. Yung aking variegated turtle vine, yan eh. Pag itulate siya guys, ang laki ng mga laktaw-laktaw ng spacing nila between doon sa ano, stem and ayan o, ayan ang nangyayari. Pero pag ano siya, pag sobrang init, ano siya, maganda yung tubo niya, mas compacting na yung mga succulent natin. And I'm looking forward na magkaroon ng magandang weather today, and sana nga. So ayan, idito ko muna yung iba. Pasensya na kayo sa kalat dyan kasi part na itambakan talaga yan. And yung area na to, this is my ano lang talaga. Ayan. Ayan, yung aking iba pa and yung propagation. Ayan. Ito yung guys, yung naalala nyo nakalagay sa isang pink na this one, yan yung pink na yan na pinaglagyan ko ng dito. Sa naman. Dito kayo nilagay dati. And it so happened na nakita ko may uod. Tinan nyo yan, no? Ayan lang. Inuod siya. So inaprut ko. Nakita ko meron siyang maliit na uod. And butas-butas na yun. Dalawang ganyan ang ginawa niya. And inner dry ko. Ayan. Ayan siya, oh. Makita nyo. Ayan. Ito yung naging problema ko lang dito sa aking area. And matagal naman na ito nagkaroon ng ganyan. Bago pa dumating yung bagyo-bagyo na yan. Nagkaroon na siya ng problema. And ito yung isang crested ko na rain or shine. Yan. Sa mga nahihirapang makabuhay, ang technique po kay Nevada sa crested Nevada, no, huwag nyo siyang i-air dry, huwag nyo siyang i-uproot. Direct repotting. Less soil, bawas less soil. Less mo lang yung old soil niya. Ganun lang ginagawa ko. And halos lahat yan, ganun yung procedure na gawa ko. And tingnan mo naman sila, mga palaban. Isa pa sa mga problema ng ating mga succulent, no, lalo na sa mga beginner, pag ganitong rainy season,
rainy season, ang gagawin nyo po is yung mga hindi pa totaling nakapag-produce na ng roots. Kasi ang mga succulent, kala natin porque ano, maganda ang tingnan niya sa upper, sa yung itsura niya upper, no? Pero di natin alam kung ano pa, hindi pa ganun ka-intact yung roots niya or di pa ganun ka-totally madami. So ang mangyayari niyan, once na nilagay mo yan sa in ano arawan or nilagay mo sa initan niyan, ay initan, arawan, parang isa lang yun. Ayan, ni-rain or shine mo na siya, yun, sa maikling salita, ni-rain or shine mo siya, and then hindi mo alam na yung roots niya is hindi pa ganun totally developed, no? May chance po yan talaga na malusaw, may chance na mamatay. And ito pa, yung blue cloud ko na binili ko nung nakuha natin yung June 2 na unboxing natin ng birthday ko, eh bagong repat ko lang yun, di ba guys? And nung time na yun is umuulan na talaga. So nangyari sa kanya, mga ilang araw lang may nakita akong pangingitim dito sa stem niya. So ang ginawa ko, chinek ko, sabi ko ay baka ano lang yan, normal lang yan. And I found out na yung blue cloud na nakuha ko is hindi siya healthy, hindi siya maganda, kasi meron siyang bugbog dito sa stem part niya, no, yung upper ano niya. So nag-cause siya ng ano, ng pagkabulag. Ayun yung guys, yung ayaw ko minsan na ano, umu-order from Benguet yung mga uprooted, lalo kung hindi healthy talaga yung naibibigay sa iyo na plants. Kawawa ka doon. Mahal pa naman ang bili ko, but okay lang, hayaan mo na. Ano yun, tawag dito, ano na, lesson na natin yun sa mga ganun. Pero ito, okay naman siya, kasi ito, pinalitan ko ng paso, and paghugot ko, ang dami niya ng roots. Yan, so ito na, anggian to dito, walang problema, kasi mukha siyang, di ko alam kung apus to, no, or Hercules, tinan nyo, ayan. So, ayan guys, ang konting tips ko lang, no, ngayon, no, maglagay kayo hanggat mamaari ng shade na hindi talagang totally silang nababasa. And kung hindi pa naman yung totally stable, huwag nyo munang ipaulanan. Ilagyan nyo muna sa area na merong bright shaded, na saktong na arawan lang, na hindi nakalabas dun sa ano. Eto, kampante na ako dyan. Kung mamatay man sila, hindi man nakalabala na sila dyan. yun na lang yung motto ko ngayon. Kasi kung ilalagay ko sila dito sa part na to, magkakaroon pa sila ng problema, no? And since nabasa yung soil nila at ilipat ko sila, baka mahirapan pa lalong matuyo yung kanilang soil. Kaya yung electric fan ko, magdamag po yung naka-open para lang matulungan sila madaling mag-circulate or madaling mag-evaporate yung water na nakukuha nila, no? Para hindi ganun totaling ano, nahihirapan sila. And okay naman, may maganda naman yung pinapakita nila. So magkakaalaman yan after ng ating rainy season, ng ating pag-ulan. So doon natin yung malalaman kung talagang okay ba yung nangyayari sa ating mga plants. So ayan, simpleng ano lang naman yun, simpleng tips ko lang sa inyo. Halos dyan, marami ako dyan summer babies, lalo na yung mga dito, pero hindi yan uprooted. Hindi yan air dry pala. Inuproot ko ng ano lang, pero hindi yan air dry. Kasi nga, ang ito lang talaga ang napapansin ko, once na nag-air dry ako, hindi talaga 100% successful. Hindi 100% na maganda yung dating sa akin. Depende na po yun sa inyo kung ano yung style nyo sa pagtatanim. Wala namang problema, no? At basta kung ano yung magiging okay sa inyo at talagang nag-work sa area, then gawin nyo po yung kung ano yung tama. Sa akin kasi, hindi talaga ako nag-air dry. Not unless again, pag galing siyang Benguet, pag nakamain ako ng mga sa online selling from Benguet. So, like this one, wala akong naging problema. Ayan, tingnan nyo naman kung gaano siya kaganda. And this is one of my favorite na succulent na meron ako dito. So isa to sa paborito ko, and gusto kong i-collecta kahit common lang yan guys. Wala akong pakialam sa common, kasi nga ang motto ko lagi, ang the end of the day, hindi naman, wala naman yun sa mahal ng plants or sa uri ng plants na meron tayo, no, na importante dyan kung pagalingan na lang tayo, mag-alaga at kung paano natin sila palakihin, paano natin sila buhayin. And yun lang guys, no, and update at konting tips lang naman tayo. And gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyayari ngayon dito sa aking rooftop garden. At ngayon, nasa mood ako mag-ayos-ayos. Saka mag-ayos-ayos muna ako para
So na pag ipakita ko sa inyo, okay na, hindi na ako magpapakita. Yan, so ipiplex ko again yung aking Nevada succulent. Ayan. So I will end this video muna guys, and sa mga nanonood po ng aking video na hindi pa napag-subscribe, pa-subscribe po ako ng aking YouTube channel. Yan, pa-hit po ako ng notification bell, pwede kayong mag-comment at syempre pa-share po ako pag nagustuhan nyo. Ayan. Any suggestion, well, ano po, ina-accept ko po yan. Comment para meron naman akong ma-share ng konti sa inyo. So that's it for today and have a nice day po. God bless everyone.